Yo, what's up? This is Awel Moto. Kamusta kayo mga boss? At magtitrip lang ako. Magtitrip lang ako dito sa tag-ulan. So, meron lang akong pupuntahan. At sa totoo lang, masarap talaga bumiyahe pagka ganitong tag-ulan eh. Pero syempre, kailangan natin ng dobleng ingat. Take it slow, take it down, where to go? I don't know, stupid flow, what it do to your crew, there they go. I got things on my mind, never slow, always go. Push the button, never hold, tell these niggas never hold. Yeah, what they say, get a couple days in mind and talk. I really wanna hear them goddamn thoughts. I handle shit like a goddamn boss, no handle shit. Yo, 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 what's up mga boss? This is Awel Moto. Subscribe na mga boss. Samahan nyo ako maggala ngayong araw. Kahit umuulan, balag-balag tayo. Really, nigga? At syempre, kailangan doble tayong mag-iingat pagdating sa ganitong panahon. Ang topic natin ngayon, about pa rin to sa safety. It's all about safety driving sa ganitong sitwasyon. Sa sitwasyon na maulan, basa ang kalsada. Simulan natin. Yo, ano nga ba ang mga pangunahin natin kailangan gamitin pag umuulan? Siyempre, number one, yung raincoat. Raincoat. Dibali ng mabagal ang takbo sa ulan. Huwag ka lang mabasa. Dahil mahirap magkasakit. At syempre, pag ganitong panahon na maulan, basa ang kalsada, kailangan natin ay pressure ng gulong, PSI. Tamang PSI para sa ano, sa basang kalsada. So kasi ako, ang ginagawa ko kapag ganitong basa ang kalsada, yung standard na PSI natin, kung ano man yung, depende kasi sa ano mo yan eh. Depende yan sa size ng gulong mo. At saka kung ilang PSI yung talagang standard na naka ano sa'yo. Na ginagamit mo kadalasan. So alam ko naman at alam nating lahat na minomonitor naman natin yan eh. Pressure ng gulong natin. Pag ganitong basa ang kalsada, hindi mo maiwasan yung pagdulas ng gulong. Kaya kailangan mo bawas ng PSI from standard na pressure mo ng gulong ay nagbabawas ako ng mga 3 to 5 PSI para lumambot siya ng konti at mas gumanda yung kapit. Malaking tulong kasi syempre para sa safety natin, hindi dudulas ang gulong natin sa ganong sitwasyon. At ang next, bukod sa PSI, proper, tamang pagpreno. Paano ba tayo pumreno sa normal na tuyong kalsada? Minsan may time na pumapreno tayo sa harap na piga kung piga, okay lang eh. Kasi yung kalsada, alam natin kakapit ang gulong. Diba? Pero, pag ganitong basa ang kalsada, paano ba tayo mamreno? Okay naman yun, pagpreno tayo sa harap. Kapag malakas man yan, lumahina. Pero dapat alam natin i-release. Alam natin i-release ng maayos yung preno natin sa harap. Yan ang number one cause na kinasa-sample lang ng isang rider
pag ang preno sa harap ay talagang naidiin mo na hindi mo nire-release hanggang sa tumumba ka na. Yes, kailangan mo yun. Pag ganitong basari ng kalsada sa pagpreno sa mga fully manual, mga manual na motor, tsaka sa mga semi-automatic, meron tayong ginagamit na tinatawag na engine brakes. Isa sa mga effective na braking system ng motor natin. Makakapag bawas siya ng momentum nung speed mo para makapagbigay ka ng maganda-gandang pagpreno. So pag nagawa mo yung engine brake, meron ding gumagamit ng engine brake na mas magandang paraan. Yun yung tinatawag na rev matching. Rev matching, yun naman yung para hindi ka mabulaga pag nag-engine brake ka. Yung iba may idea naman dyan eh. Rev matching, kung paano ba siya? Ganito siya. Pagsasabayin mo yung pagbawas. Ayun. Pagsasabayin mo yung pagbabawas ng pag-downshift at saka yung revolution. Yung paggawa nun, kailangan lang naman nun maabot mo yung tamang RPM sa speed mo pag nagbawas ka ng gear. So, pag nagbawas ka ng gear na yun, sasabay lang siya sa ikot. Magsisynchronize lang sila. So, maganda yung pagpreno mo dahil hindi ka nabubulaga o hindi ka nasusubsob kahit nagbawas ka ng nag-downshift ka. Diba? Yun yung advantage ng nagre-rev matching. So, yung rev matching, paano ba siya gawin? Pinapractice ko ito, hindi siya basta-basta lang ginagawa. Kailangan sa pagtataas mo ng silinyador, isasabay mo siya sa pagbawas din ng gear. Bawa, from third gear, from fourth gear to third gear, third gear to second gear, para mag-engine brake nang hindi ka sumusubsob o nabubulaga. So, pagka nagawa mo yun, kailangan lang naman sabay eh. Pagpiga ng clutch, pagpiga ng silinyador, at pag-switch ng gear. So, ito, baha na nga oh. Grabe ulan guys. Ayun na nga, sa rev matching, okay na tayo ron. Sample na lang natin. Ano ito po? Bawa, baba natin ng second gear. Kailangan mo ng silinyador. Ayun. Sabay yung silinyador, yung pagbawas ng gear, tapos pagpiga ng clutch. Yung pagpiga ng clutch, bibitawan mo rin agad. Para makapag-switch ka lang ng maayos. Sa preno, okay na tayo ron. Dito tayo sa mga, yan, yung mga kalsadang ganyan guys. So, ayan o. Iwasan natin bumabad sa mga kalsada na, yung mga guhit ng pintura. Madulas po yan. And then, para sa safety sa tagulan, dun tayo sa speed. Yeah. Speed, mga tumatap speed, subukan nyo sa tagulan. Yan. Speed, syempre kailangan bawasan natin yung speed natin. Yung speed na tama lang, tutugma naman sa sitwasyon ng kalsada. Lalo't hindi mo ganun kabisado yung pupuntahan mo eh, ang bilis-bilis mo pa. Tapos basa yung kalsada, diba? Sigurado ka ron. Kahit nga abisado mo na yung dadaanan mo, minsan yung kalsada, hindi mo matandaan kung anong klaseng meron dun. Diba? So, yun lang muna. Ang sarap talaga magmotor sa tagulan. So, enjoyin ko lang muna to. Salamat sa panonood, mga boss.
at mas matinding content ang ilalabas natin sa susunod na videos. Maraming salamat sa panonood. Like, comment, and subscribe na po. This is Owl Moto. Salamat, salamat. Bye-bye. Bye-bye. Yeah. Yo, ba? Ba, ba? Bahana sa Malabon. Bahana sa Malabon. Boom, boom, boom.